mga hukom. Nabihag ng lahi ni Huda at ng lahi ni Simeon si Adoni Bezek. Unang Kabanata. Pagkamatay ni Josue, nagtanong ang mga Israelita sa Panginoon kung sino sa mga lahi nila ang unang makikipaglaban sa mga Kananeo. Sumagot ang Panginoon, ang lahi ni Huda, dahil ipinagkatiwala ko sa kanila ang lupaing iyon. Kaya sinabi ng lahi ni Huda sa lahi ni Simeon na kanilang kadugo, tulungan niyo kaming sakupin ang lugar ng mga Kananeo na para sa amin, at tutulungan din namin kayo na sakupin ang lugar na para sa inyo. Kaya tinulungan sila ng lahi ni Simeon sa labanan. Nang lumusob ang angkan ni Huda, pinagtagumpay sila ng Panginoon laban sa mga Kananeo at Perizeo. May 10,000 tao ang napatay nila sa Bezek. Habang nakikipaglaban sila sa Bezek, nakalaban nila roon si Adoni Bezek, na hari ng lugar na iyon. Tumakas si Adoni Bezek, pero hinabol siya ng mga Israelita at nahuli. Pinutol nila ang mga hinlalaki nito sa kamay at paa. Sinabi ni Adoni Bezek, noon may 70 hari ang pinutulan ko ng hinlalaki sa kamay at paa, at namulot sila ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon sinisingil na ako ng Diyos sa ginawa ko sa kanila. At dinala nila si Adoni Bezek sa Jerusalem, at doon siya namatay. Nilusob ng mga lahi ni Huda ang Jerusalem at sinakop nila ito. Pinatay nila ang mga naninirahan doon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, kinalaban nila ang mga Kananeo na nakatira sa mga kabundukan, sa Negev at sa mga kaburulan sa kanluran. Nilusob din nila ang mga Kananeo na nakatira sa Hebron na noon ay tinatawag na Kiryat Arba at pinatay nila si Sheshai, Ahiman at Talmai. Sinakop ni Otniel ang lungsod ng Debir. Mula sa Hebron, nilusob din nila ang mga nakatira sa Debir na noon ay tinatawag na Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sefer. Si Otniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos, pumunta si Aksa kay Caleb at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal, dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga pananakop ng lahi ni Huda at ng lahi ni Benjamin. Pag-alis ng lahi ni Huda sa lungsod ng Jericho, sumama sa kanila ang mga Keneo na mula sa angkan ng biyanan ni Moises, papunta sa ilang ng Huda. Tumira sila kasama ng mga tao roon, malapit sa bayan ng Arad sa Negev. Pagkatapos ang lahi naman ni Simeon ang tinulungan ng lahi ni Huda na sakupin ang lungsod ng Sefat na tinitirhan din ng mga Kananeo. Winasak nila ng husto ang lungsod, kaya tinawag itong Horma. Sinakop din nila ang mga lungsod ng Gaza, Askelon at Ekron, pati ang mga teritoryo nito sa paligid. Tinulungan ng Panginoon ang mga lahi ng Huda. Sinakop nila ang mga kabundukan, pero hindi nila madaig ang mga tao na nakatira sa mga kapatagan, dahil may mga karuwahi silang yari sa bakal. At tulad ng ipinangako ni Moises, ibinigay kay Caleb ang Hebron. Itinaboy ni Caleb ang 3 pamilya na nakatira sa lugar na ito, na mula sa angkan ni Ana. Hindi itinaboy ng lahi ni Benjamin ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, naninirahan pa rin ang mga ito kasama ng mga lahi ni Benjamin. Sinakop ng 2 lahi ni Jose ang Bethel. Ngayon, nilusob ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Bethel, na noon ay tinatawag na Luz, at tinulungan sila ng Panginoon. Nang nagpadala sila ng mga tao para mag-espiya sa Bethel, may nakita ang mga espiya na isang tao na papalabas mula sa lungsod na iyon. Sinabi nila sa kanya, tulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod at hindi ka namin gagalawin. Tinuruan niya sila at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon. Pero hindi nila pinatay ang tao na nagturo sa kanila, pati ang buong sambahayan nito. Ang taong ito ay pumunta sa lupain ng mga Heteo at doon nagtayo ng isang lungsod na tinawag niyang Luz. Ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. Ang mga tao na hindi itinaboy ng mga Israelita sa kanilang mga lupain. Hindi itinaboy ng lahi ni Manase ang mga nakatira sa Bethshan, Taanak,
Dor, Ibleam, Megiddo at ang mga bayan sa paligid ng mga ito dahil determinado ang mga Kananeo na huwag umalis sa lupaing iyon. Nang naging makapangyarihan na ang mga Israelita, pinilit nila ang mga Kananeo na magtrabaho para sa kanila, pero hindi nila itinaboy ang mga ito. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Ephraim ang mga nakatira sa Gezer, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama nila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Zebulun ang mga Kananeo na naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama nila, pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Asher ang mga nakatira sa Ako, Sidon, Akzib, Helba, Afek at Rehob, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo roon kasama ng lahi ni Asher. Hindi rin itinaboy ng lahi ni Naphtali ang mga nakatira sa Beth Shemesh at Beth Anat, kaya patuloy na nanirahan ang mga Kananeo kasama ng lahi ni Naphtali, pero pinilit silang magtrabaho para sa kanila. Hindi naman pinahintulutan ng mga Amoreo na tumira sa kapatagan ang mga lahi ni Dan, kaya nanatili na lamang sila sa kabundukan. Determinado ang mga Amoreo na huwag umalis sa bundok ng Heres, Ayalon, at sa Albin. Pero nang lumakas ang kapangyarihan ng mga angkan ni Jose, pinilit nila ang mga Amoreo na magtrabaho para sa kanila. Ang hangganan ng lupain ng mga Amoreo ay mula sa daang paakyat ng Akrabim at paakyat pa mula sa Sela. Ang Anghel ng Panginoon sa Bokim. Ikalawang Kabanata. Pumunta ang Anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal, at sinabi niya sa mga Israelita, "Ito ang ipinapasabi ng Panginoon, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala dito sa lupain na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ko sisirain ang kasunduan ko sa inyo. Sinabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupain ito, kundi gibain niyo ang mga altar nila. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi niyo ako sinunod. Kaya ngayon hindi ko sila itataboy sa lupain ninyo. Magiging parang tinik sila sa daraanan ninyo, at ang mga Diyos nila ay magiging parang bitag sa inyo." Nang marinig ito ng mga Israelita, humagulgol sila. Kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon, at doon sila naghandog sa Panginoon. Nang pinauwi na ni Josue ang mga Israelita, umalis sila upang angkinin ang lupain na nakalaan para sa kanila. At naglingkod sila sa Panginoon habang nabubuhay si Josue. At kahit namatay na siya, patuloy pa rin silang naglingkod sa Panginoon habang nabubuhay ang mga tagapamahala ng Israel na nakakita ng lahat ng kahanga-hangang ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun ay namatay sa edad na 110. Inilibing siya sa kanyang lupain doon sa Timnat Heres, sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Huminto ang mga Israelita sa paglilingkod sa Panginoon. Nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga imahen ni Baal. Itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sinunod nila at sinamba ang iba't ibang Diyos ng mga tao sa paligid nila. Nagalit ang Panginoon dahil itinakwil siya ng mga ito at naglingkod kay Baal at kay Ashtoreth. Dahil sa galit ng Panginoon sa Israel, pinabayaan niyang lusubin sila ng mga tulisan para samsamin ang kanilang mga ari-arian. Pinabayaan din sila ng Panginoon na matalo ng mga kaaway nila sa paligid, at hindi na nila makayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kapag nakikipaglaban sila, pinapatalo sila ng Panginoon, tulad ng sinabi niya, kaya labis silang nahirapan. Ngayon, binigyan ng Panginoon ang Israel ng mga pinuno na magliligtas sa kanila mula sa mga tulisan, pero hindi nila pinansin ang kanilang mga pinuno. Sa halip tumalikod sila sa Panginoon at sumamba sa ibang mga Diyos, hindi sila katulad ng kanilang mga ninuno. Napakadali nilang tumalikod sa mga utos ng Diyos na sinunod noon ng mga ninuno nila. Ang lahat na pinunong ibinigay ng Panginoon sa kanila ay tinulungan niya. At habang buhay ang pinuno nila, inililigtas sila ng Panginoon sa kanilang mga kaaway, sapagkat naaawa siya sa kanila dahil sa mga pagtitiis nila sa mga nanggigipit at nagpapahirap sa kanila. Pero kapag namatay na ang pinuno, bumabalik na naman sila sa masasama nilang gawa.
Muli silang naglilingkod at sumasamba sa ibang mga diyos, mas masahol pa sa pagkakasala ng kanilang mga ninuno. Ayaw nilang talikuran ang masasamang gawain nila at ang katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya lalo pang nagalit ang Panginoon sa kanila. Sinabi ng Panginoon, "Dahil nilabag ng bansang ito ang kasunduan ko sa kanilang mga ninuno at hindi nila ako sinunod, hindi ko itataboy ang natirang mga bansa na hindi nasakop ni Josue bago siya namatay. Gagamitin ko ang mga bansang ito para subukin ang mga Israelita kung talagang tutuparin nila ang aking mga utos, katulad ng kanilang mga ninuno." Ito ang dahilan kung bakit hindi agad itinaboy ng Panginoon ang natirang mga bansa at hindi niya pinahintulutang matalo ito ni Josue. Ang mga natirang tao sa Kanaan. Ikatlong kabanata. Nagtira ang Panginoon ng ibang mga tao sa Kanaan para subukin ang mga Israelita na hindi nakaranas makipaglaban sa Kanaan. Ginawa ito ng Panginoon para maturuan niyang makipaglaban ang mga lahi ng Israelita na hindi pa nakaranas nito. Ito ang mga taong itinira ng Panginoon. Ang mga nakatira sa limang lungsod ng mga Filisteo, ang lahat ng Kananeo, ang mga Sidoneo, at ang mga Hiveo na nakatira sa mga bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Lebo Hamat. Itinira sila para subukin kung tutuparin ng mga Israelita ang mga utos ng Panginoon na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita kasama ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hiveo at mga Jebuseo. Nagsipag-asawa ang mga Israelita ng mga anak ng mga taong ito at ibinigay nila ang kanilang mga anak na babae para maging asawa rin ng mga ito at sumamba rin sila sa mga diyos-diyosan ng mga ito. Si Otniel. Gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon dahil kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Asherah. Dahil dito, labis na nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya hinayaan niya silang matalo ni Haring Kushan-Rishathaim ng Aram na Haraim. Sila'y sinakop nito sa loob ng 8 taon. Pero nang humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya'y si Otniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at pinamunuan niya ang Israel. Nakipaglaban siya kay Haring Kushan-Rishathaim ng Aram at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. At pagkatapos ay namatay si Otniel. Si Ehud. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Dahil dito, ipinasakop sila ng Panginoon kay Haring Eglon ng Moab. Sa tulong ng mga Amonita at Amalekita, nilusob at tinalo ni Eglon ang Israel at sinakop ang lungsod ng Jericho. Sinakop sila ni Eglon sa loob ng 18 taon. Muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. Bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang kanang hita sa ilalim ng kanyang damit. Nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Sumama siya sa kanila noong una. Pero nang makarating sila sa mga inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, "Mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo." Kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, "Iwan niyo muna kami." At umalis ang lahat ng utusan niya. Pagkatapos, lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig niyang kwarto sa itaas. Sinabi ni Ehud, "May mensahe ako sa inyo mula sa Diyos." Nang tumayo ang hari, binunot ni Ehud ng kaliwang kamay niya ang espada sa kanang hita niya at sinaksak sa tiyan ang hari at tumagos ito hanggang sa kanyang likod. At dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada, kaya hindi na niya ito binunot. Pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. Nang nakaalis na siya, bumalik ang mga utusan ng hari at nakita nila na sarado ang mga pinto. Akala nila nasa palikuran ng hari, kaya hindi na lang nila binuksan ang mga pinto at naghintay sila sa labas.
Pero nang magtagal, hindi na sila mapalagay dahil hindi pa rin binubuksan ng hari ang mga pinto. Kaya kinuha na lang nila ang susi at binuksan ito. At nakita nila ang kanilang hari na nakahandusay sa sahig na patay na. Habang hinihintay ng mga utusan na buksan ng hari ang mga pinto, nakatakas na si Ehud. Dumaan siya sa mga imaheng bato at pumunta sa Seira. Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta para tawagin ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon laban sa Moab na kalaban ninyo." Kaya sumunod sila sa kanya, at sinakop nila ang tawiran sa ilog ng Jordan patungong Moab, at wala silang pinatawid doon ni isang tao. Nang araw na iyon, nakapatay sila ng 10,000 malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon, at mula noon, naging mapayapa ang Israel sa loob ng 80 taon. Si Shamgar. Si Shamgar na anak ni Anat ang sumunod kay Ehud bilang pinuno. Iniligtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Nakapatay siya ng 600 Filisteo gamit ang tungkod niyang pangtaboy sa baka. Si Deborah at si Barak. Ika-apat na kabanata. Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Jabin ng Hazor, na isang hari ng mga Kananeo. Ang commander ng mga sundalo ni Jabin ay si Sisera, na nakatira sa Harosheth Hagoyim. May 900 karwahing yari sa bakal si Habin, at labis niyang pinagmalupitan ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito, sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inuutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ni Naphtali at Zebulun, at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Habin, na pumunta sa lambak ng Kishon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe, at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila." Sinabi ni Barak kay Deborah, "Pupunta ako kung sasama ka. Pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Sumagot si Deborah, "Sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae." Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at ni Zebulun, at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Keneyo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng Terebinto sa Saananim, malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Keneyo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahin niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At umalis sila mula sa Harosheth Hagoyim, papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Humanda ka. Ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon." Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng 10,000 niyang sundalo. Nang lumusob na sina Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Harosheth Hagoyim, at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber, dahil magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Keneyo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayo matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakloban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig.
Uhaw na ako. Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera. At pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala." Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos, ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na, at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Jabin na Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Jabin hanggang sa mapatay nila ito. Ang awit ni Deborah at ni Barak. Ikalimang kabanata. Nang araw na iyon na sila'y nanalo, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam. Ito ang awit nila, "Purihin ang Panginoon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban, at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayong mga hari at mga pinuno, aawit ako ng mga papuri sa Panginoon ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Seir, at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan niyo, O Panginoon. Kayo ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai. Nang panahon ni Shamgar na anak ni Anat at nang panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Ang mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga likulikong daan. Walang nagnanais tumira sa Israel hanggang sa dumating ka, Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Nang sumamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan. Pero sa 40,000 Israelita ay wala ni isang may pananggalang o sibatman. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ng Panginoon, kayong mayayaman na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito, at kayong mga mahihirap na naglalakad lang, makinig kayo. Pakinggan niyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinasalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmartsa ang mga mamamayan ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, "Tayo na, Deborah. Lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na, Barak na anak ni Abinoam. Hulihin mo ang iyong mga bibihagin. Ang mga natirang buhay ng mga mamamayan ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubin ang mga kilala at mga makapangyarihang tao. Ang iba sa kanila ay nanggaling sa Ephraim, ang lupaing pagmamay-ari noon ng mga Amalekita, at ang iba'y mula sa lahi ni Benjamin. Sumama rin sa pakikipaglaban ang mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Zebulun. Sumama rin ang mga pinuno ng lahi ni Issachar kina Deborah at Barak papunta sa lambak. Pero ang lahi naman ni Reuben ay walang pagkakaisa, kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Reuben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ng mga tupa? Gusto nyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa? Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni Gad sa silangan ng Jordan, at ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tinitirhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni Zebulun at Naphtali ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Dumating ang mga haring Kananeo at nakipaglaban sa mga Israelita sa Taanak na nasa tabi ng ilog ng Megiddo, pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsang. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera, kundi pati rin ang mga bituin. Inanod sila sa lambak ng Kishon, ang napakatagal ng lambak. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ang yabag ng mga paa ng mga kabayo. Pagkatapos, sinabi ng anghel ng Panginoon, "Sumpain ang Meros,
Sumpain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumulong na makipaglaban ng Panginoon sa mga makapangyarihang tao. Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kineo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera. At namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael. Nakabasid sa bintana ang ina ni Sisera na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang anak. Sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kababaihan at ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Baka natagalan sila sa pangunguha at paghahati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban. Isa o dalawang babae para sa bawat sundalo, mamahaling damit para kay Sisera at binurdahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo o Panginoon, pero ang mga nagmamahal sana sa inyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag at nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. Si Gideon, 6 na kabanata. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Midianita sa loob ng 7 taon. Napakalupit ng mga Midianita, kaya napilitan ang mga Israelita na magtago sa mga bundok, mga kuweba, at sa iba pang tagong lugar. Tuwing magtatanim ang mga Israelita, nilulusob sila ng mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga tao sa silangan. Nagkampo sila sa lugar ng mga Israelita at sinira ang mga pananim nito hanggang sa Gaza. Kinuha nila ang lahat ng tupa, baka at asno. Wala talaga silang itinira para sa mga Israelita. Sumalakay sila na dala ang kanilang tolda at mga hayop na parang kasindami ng mga balang. Hindi sila mabilang pati ang kanilang mga kamelyo. Winasak nila ang lugar ng mga Israelita. Naging kahabag-habag ang kalagayan ng mga Israelita dahil sa mga Midianita. Kaya humingi sila ng tulong sa Panginoon. Nang tumawag sila sa Panginoon, pinadalhan sila ng Panginoon ng isang propeta na nagsabi sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos. Inilabas ko kayo sa Ehipto na kung saan inalipin kayo. Iniligtas ko kayo sa mga Ehipsyo at sa lahat ng umaapi sa inyo. Pinagtagumpay ko kayo sa kanila at ibinigay ko sa inyo ang kanilang mga lupain. Sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos at hindi nyo dapat sambahin ang mga Diyos ng mga Amoreyo kung saan kayo nakatira ngayon. Pero hindi kayo nakinig sa akin." Pagkatapos, dumating ang anghel ng Panginoon sa Ofra. Naupo siya sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joash na mula sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joash ay nagigiik noon ng trigo sa ilalim ng pisaan ng ubas para hindi makita ng mga Midianita ang trigo. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Ikaw magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasa iyo." Sumagot si Gideon, "Kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa mga kwento nila sa amin? At ngayon pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita." Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Pero paano ko po maililigtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase, at ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin." Sumagot ang Panginoon, "Tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao." Sinabi ni Gideon, "Kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis, dahil kukuha ako ng ihahandog ko sa inyo." Sumagot ang Panginoon, "Hihintayin kita." Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing, at gumawa siya ng tinapay na walang pampaalsa, gamit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa kaldero, at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos, "Ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito, at buhusan mo ng sabaw." Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos,
Inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at ang tinapay. At nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunayan ni Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, "O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ang anghel ninyo." Pero sinabihan siya ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala at matakot. Hindi ka mamamatay." Nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ng Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa Ofra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Kunin mo ang pangalawa sa pinakamagandang toro ng iyong ama, iyong 7 taong gulang na. Pagkatapos, gibain mo ang altar para kay Baal na ipinatayo ng iyong ama, at gibain mo rin ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah na nasa tabi ng altar nito. Pagkatapos, magpatayo ka ng tamang altar para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos, sa ibabaw ng bundok na ito. Pagkatapos, ialay mo sa akin ang baka bilang handog na sinusunog, at gamitin mong panggatong ang pinutol mong poste ni Asherah." Kaya isinama ni Gideon ang 10 niyang utusan at ginawa niya ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Pero ginawa niya ito ng gabi dahil natatakot siya sa pamilya niya at sa kanyang mga kababayan. Kinaumagahan, nakita ng mga tao na gibana ang altar para kay Baal at putol-putol na ang poste ni Asherah at ito ang pinanggatong sa baka na inihandog sa bagong altar. Tinanong nila ang isa't isa kung sino ang gumawa noon. Inusisa nila ito at nalamang si Gideon na anak ni Joash ang gumawa nito. Kaya't sinabihan nila si Joash, "Palabasin mo rito ang anak mo. Dapat siyang patayin. Dahil giniba niya ang altar para kay Baal at pinagputol-putol ang poste ni Asherah sa tabi nito." Sumagot si Joash sa mga taong galit na nakapaligid sa kanya, "Nakikipagtalo ba kayo sa akin para kay Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Ang nagtatanggol sa kanya ang dapat patayin sa umagang ito. Kung si Baal ay totoong Diyos, may pagtatanggol niya ang sarili niya sa gumiba ng altar niya." Mula noon, tinawag si Gideon na Jerubaal, na ang ibig sabihin ay, hayaang ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, dahil giniba niya ang altar nito. Ngayon, nagkaisa ang mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga tao sa silangan sa paglaban sa Israel. Tumawid sila sa ilog ng Jordan, at nagkampo sa lambak ng Jezreel. Ginabayan si Gideon ng Espiritu ng Panginoon at pinatunog niya ang trumpeta para tawagin ang mga angkan ni Abiezer para sumunod sa kanya. Nagsugo rin siya ng mga mensahero sa buong lahi ni Manase, Asher, Zebulun at Naphtali para tawagin sila na sumama sa pakikipaglaban at sumama sila kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, "Sinabi niyo po na gagamitin niyo ako para iligtas ang Israel. Ngayon, maglalagay po ako ng balahibo ng tupa sa lupang ginigiikan namin ng trigo. Kung mabasa po ito ng hamog kahit tuyo ang lupa, malalaman ko po na ako nga ang gagamitin nyo para iligtas ang Israel ayon sa sinabi ninyo." At ganoon nga ang nangyari. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Gideon at kinuha ang balahibo ng tupa at piniga at napuno ng tubig ang isang mangkok. Pagkatapos sinabi ni Gideon sa Diyos, "Huwag po kayong magalit sa akin. May isa na lang po akong kahilingan sa inyo. Nais ko po ng isa pang pagsubok para sa balahibo ng tupa. Gusto ko po sanang mabasa ng hamog ang lupa, pero manatiling tuyo ang balahibo ng tupa." Kinagabihan, ginawa nga ito ng Diyos. Tuyo ang balahibo ng tupa, pero basa naman ang hamog ang lupa sa paligid nito. Tinalo ni Gideon ang mga Midianita. 7 Kabanata. Nang araw na iyon, maagang gumising si Jerubaal na siya ring tawag kay Gideon kasama ng mga tauhan niya. Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midianita sa hilaga nila sa lambak malapit sa bundok ng More. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot ay maaari nang umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na." Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 at 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Marami pa rin ang naiwan.
dalhin mo sila sa ilog at susubukin ko sila. Kung sino ang sasabihin kong makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog. At dooy sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig sa kanilang kamay na parang umiinom na aso. At ibukod din ang umiinom ng nakaluhod. May 300 tao ang uminom sa kanilang mga kamay. At ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito ay liligtas ko kayo at pagtatagumpayin sa mga Midianita. Ang mga natirang tao ay pauwiin na sa kani-kanilang lugar. Kaya pinauwi nga sila ni Gideon matapos ipaiwan ang mga dala nilang baon at mga trumpeta. Pinaiwan din niya ang 300 taong napili. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa ibaba lang ng bundok, kung saan sa itaas nito ay naroon sila Gideon. Nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Gideon, maghanda ka na, lusubin niyo na ang kampo ng mga Midianita, dahil ipapatalo ko sila sa inyo. Kung natatakot kang lumusob, isama mo ang lingkod mong si Pura at pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita. At pakinggan niyo kung ano ang sinasabi nila. Tiyak na lalakas ang loob mong lumusob dahil sa maririnig mo. Kaya pumunta silang dalawa sa hangganan ng kampo ng mga Midianita, kung saan may mga sundalong nagbabantay. Nagkampo sa lambak ang mga Midianita, Amalekita, at ang iba pang mga tao sa silangan na parang kasindami ng balang. Ang mga kamelyo nila ay parang buhangin sa dagat na hindi mabilang. Nang naroon na sina Gideon, may narinig silang dalawang tao na nag-uusap. Sinabi ng isa, nanaginip ako na may isang pirasong tinapay na sibada na gumulong papunta sa kampo natin at tumama ito ng malakas sa isang tolda. Pagkatapos natumba ang tolda at nawasak. Sumagot ang isa, ang panaginip mo'y walang iba kundi ang espada ni Gideon, ang Israelitang anak ni Joash. Pagtatagumpayin siya ng Diyos laban sa mga Midianita at sa ating lahat. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, nagpuri siya sa Panginoon. At bumalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, magsipaghanda kayo, dahil pagtatagumpayin tayo ng Panginoon laban sa mga Midianita. Hinati niya sa 3 grupo ang 300 niyang tauhan at binigyan ng bawat isa ng trumpeta at mga banga na may ilaw sa loob nito. At sinabi niya sa kanila, sundan niyo ako ng tingin. Kapag naroon na kami sa dulo ng kampo ng kalaban, gawin niyo kung ano ang gagawin ko. Kapag pinatunog ko at ng mga kasama ko ang mga trumpeta namin, ganoon din ang gawin niyo sa palibot ng kampo. At isigaw niyo ng malakas, para sa Panginoon at kay Gideon. Maghahating gabi na nang dumating si Gideon at ang 100 niyang kasama sa hangganan ng kampo ng kalaban. Kapapalit lang ng gwardya noon. Pinatunog ni na Gideon ang mga trumpeta nila at pinagbabasag ang kanilang mga banga. Ganoon din ang ginawa ng ibang grupo. At habang hawak nila ang ilaw sa kaliwang kamay at ang trumpeta sa kanang kamay, sumisigaw sila, lumaban tayo, gamit ang ating espada para sa Panginoon at kay Gideon. Ang bawat isa ay pumuwesto sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo. Pero ang mga kalaban nila ay nagsisisigaw na nagsitakas. Habang tumutunog ang trumpeta ng 300 Israelita, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Midianita sa loob ng kampo. Ang iba ay tumakas papunta sa Bethshita, malapit sa Serera, hanggang sa Abel Mehola, malapit sa Tabat. Ipinatawag ni Gideon ang mga Israelita mula sa lahi ni Naphtali, Asher at sa buong lahi ni Manase, at ipinahabol sa kanila ang mga Midianita. Nagsugo rin si Gideon ng mga mensahero para sabihin sa mga naninirahan sa kabundukan ng Ephraim na magbantay sila sa ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara para hindi makatawid ang mga Midianita roon. Sinunod ito ng lahat ng lalaki sa Ephraim at binantayan nila ang ilog ng Jordan hanggang sa sapa ng Betbara. Nabihag nila ang 2 pinuno ng mga Midianita na sina Oreb at Zeeb. Pinatay nila si Oreb sa bato na tinawag na bato ni Oreb. At si Zeeb ay pinatay nila sa pisaan ng ubas na tinawag na pisaan ng ubas ni Zeeb. Patuloy nilang hinabol ang mga Midianita. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ni Oreb at ni Zeeb kay Gideon na naroon sa kabila ng ilog ng Jordan. Pinatay ni Gideon sina Zeba at Zalmuna. Ikawalong kabanata. Ngayon, tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, bakit ganito ang ginawa mo sa amin?
Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Midianita? Nakipagtalo sila ng matindi kay Gideon, pero sumagot si Gideon sa kanila, ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa nyo ay higit pa, kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin, hinayaan ng Diyos na matalo nyo ang dalawang pinuno ng mga Midianita, na sina Oreb at Zeeb. Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara roon? Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Pagkatapos, tumawid si Gideon at ang 300 tauhan niya sa ilog ng Jordan. Kahit pagod na, patuloy pa rin nilang hinabol ang mga kalaban nila. Nang makarating sila sa Sukot, humiling si Gideon sa mga taga roon. Sinabi niya, pahingi po ng pagkain. Pagod na pagod at gutom na kami. Hahabulin pa namin ang dalawang hari ng Midian na sina Zeba at Salmuna. Pero sumagot ang mga opisyal ng Sukot, hulihin muna ninyo sina Zeba at Salmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Sinabi ni Gideon, kung ganoon, kapag ibinigay na sa amin ng Panginoon sina Zeba at Salmuna, paghahahampasin ko ang katawan nyo ng matitinik na sanga. Mula roon, umahon sina Gideon sa Penuel at ganoon din ang hiniling niya sa mga taga roon. Pero ang sagot nila ay katulad din ng sagot ng mga taga Sukot. Kaya sinabi ni Gideon sa kanila, pagkatapos naming manalo sa mga kalaban namin, babalik kami rito at gigibain ko ang tore ninyo. Ngayon, sina Zeba at Zalmuna ay nasa Karkor kasama ang 15,000 nilang sundalo na natira. Mga 120,000 na ang namatay sa kanila. Nagpatuloy sina Gideon sa paghabon. Dumaan sila Gideon sa lugar ng mga taong nakatira sa Tolda sa silangan ng Noba at Jogbeha. Sa kanila biglang sinalakay ang mga Midianita. Tumakas sina Zeba at Zalmuna, pero hinabol sila ni Gideon at nadakip. Kaya nataranta ang lahat ng sundalo nila. Nang umuwi na sina Gideon mula sa labanan, doon sila dumaan sa paahong daan ng Heres. Nakahuli sila ng isang kabataang lalaki na taga-Sukot at tinanong nila kung sino-sino ang mga opisyal ng Sukot. At isinulat ng kabataang lalaki ang pangalan ng 77 opisyal na tagapamahala ng Sukot. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga taga-Sukot at sinabi, natatandaan pa ba ninyo ang inyong pangiinsulto sa akin? Sinabi ninyo, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmuna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Ngayon, heto na sina Zeba at Zalmuna. Kinuha ni Gideon ang mga tagapamahala ng Sukot at tinuruan sila ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matitinik na sanga. Ginibarin niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. At tinanong ni Gideon sina Zeba at Zalmuna, ano ba ang itsura ng mga lalaking pinatay niyo sa Tabor? Sumagot sila, katulad mo na parang mga anak ng hari. Sinabi ni Gideon, mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangangako ako sa buhay ng Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi niyo sila pinatay. Pagkatapos, sinabi niya sa panganay niyang anak na si Jeter, patayin sila. Pero dahil bata pa si Jeter, natakot siya, kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Zeba at Zalmuna kay Gideon, bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin. Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo. Maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midianita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita, ayon sa kanilang nakaugalian bilang mga Ismaelita. Sumagot ang mga tao, oo, bibigyan ka namin. Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midianita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo. Hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midian at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ofra. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon
at sa kanyang pamilya. Lubusang natalo ng mga Israelita ang mga Midianita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May 70 siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Namatay si Gideon sa katandaan. Inilibing siya sa libingan ng ama niyang si Joash sa Ophrah sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Gideon nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahen ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Berit. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siyang nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa Israel. Si Abimelech. Ikasyam na kabanata. Isang araw, pumunta si Abimelech na anak ni Gideon sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Shechem. Sinabi niya sa kanila, "Tanungin ninyo ang lahat ng mga taga Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng isang tao. Alalahanin ninyo na ako ay kadugo ninyo." Kaya nakipag-usap ang mga kamag-anak ni Abimelech sa mga taga Shechem. Pumayag silang si Abimelech ang mamuno sa kanila dahil kamag-anak nila ito. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa templo ni Baal Berit at ginamit niya itong pambayad sa mga taong walang kabuluhan ang ginagawa para sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Abimelech sa bahay ng kanyang ama sa Ophrah at doon sa ibabaw ng isang bato, pinatay niya ang 70 kapatid niya sa ama niyang si Gideon. Pero ang bunsong si Jotham ay hindi napatay dahil nakapagtago ito. Nagtipo ng mga taga Shechem at taga Bet-Milyo sa may puno ng terebinto sa Shechem at doon ginawa nilang hari si Abimelech. Nang marinig ito ni Jotham, umakyat siya sa ibabaw ng bundok ng Gerizim at sumigaw sa kanila, "Mga taga Shechem, pakinggan niyo ako kung gusto niyong pakinggan kayo ng Diyos. Isasalaysay ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa mga kahoy na naghahanap ng maghahari sa kanila. Sinabi nila sa kahoy na olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Mas pipiliin ko ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao?' Hindi. At sinabi nila sa puno ng igos, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang igos, 'Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng masarap na bunga?' Hindi. Pagkatapos sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng alak na makapagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao?' Hindi. Kaya sinabi na lang ng lahat sa mababang bungkos ng halamang may tinik, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang halamang may tinik, 'Kung gusto niyong ako ang maghari sa inyo, lumilim kayo sa akin. Pero kung ayaw niyo, magpapalabas ako ng apoy na makakatupok sa mga kahoy na sedro ng Lebanon.' At sinabi ni Jotham, 'Tunay at tapat ba ang paghirang ninyo kay Abimelech na hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo sa aking amang si Gideon at sa kanyang pamilya? At nababagay ba ito sa ginawa niya? Alalahanin niyo na nakipaglaban ang aking ama para iligtas kayo sa mga Midianita. Itinaya niya ang buhay niya para sa inyo. Pero ngayon, kinalaban niyo ang pamilya ng aking ama. Pinatay niyo ang 70 anak niya sa ibabaw lang ng isang bato. At ginawa niyong hari si Abimelech na anak ng aking ama sa alipin niyang babae dahil kamag-anak niyo siya. Kaya kung para sa inyo, tunay at tapat ang ginawa niyo ngayon sa aking ama at sa pamilya niya, masiyahan sana kayo kay Abimelech at ganoon din siya sa inyo. Pero kung hindi, matupok sana kayo ni Abimelech na parang lalamunin kayo ng apoy. At kayo ng mga taga Shechem at taga Bet-Milyo ay tutupukin din ni Abimelech na parang lalamunin kayo ng apoy." At pagkatapos ay tumakas si Jotham papunta sa Be'er at doon tumira dahil natakot siya sa kapatid niyang si Abimelech. Pagkatapos ng 3 taon na pamamahala ni Abimelech sa mga Israelita, pinag-away ng Diyos si Abimelech at ang mga tao ng Shechem. Nagrebelde ang mga taga Shechem kay Abimelech. Nangyari ito para pagbayarin si Abimelech at ang mga taga Shechem na tumulong sa kanya sa pagpatay sa 70 anak ni Gideon.
Ang mga taga-Shechem ay naglagay ng mga tao paikot sa bundok para nakawan ang mga dumadaan noon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Nang panahong iyon, si Gaal na anak ni Ebed ay lumipat sa Shechem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala sa kanila ang mga taga-Shechem. Nang panahon ng pagbubunga ng ubas, gumawa ang mga tao ng alak mula rito at nagdiwang sila ng pista sa templo ng kanilang Diyos. At habang kumakain sila roon at nagiinuman, nililibak nila si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Anong klase tayo mga tao sa Shechem? Bakit nagpapasakop tayo kay Abimelech? Sino ba talaga siya? Hindi ba anak lang siya ni Gideon? Kaya bakit magpapasakop tayo sa kanya o kay Zebul na tagapamahala niya? Dapat magpasakop kayo sa angkan ng inyong ninuno na si Hamor. Kung pinamumunuan ko lang kayo, tiyak na mapapaalis ko si Abimelech. Sasabihin ko sa kanya na ihanda niya ang mga sundalo niya at makipaglaban sa atin." Nang marinig ni Zebul na pinuno ng lungsod ang sinabi ni Gaal, lubos siyang nagalit. Kaya palihim siyang nag-utos sa mga mensahero na pumunta kay Abimelech. Ito ang ipinasabi niya, "Si Gaal at ang mga kapatid niya ay lumipat dito sa Shechem at hinihikayat ang mga tao na lumaban sa iyo. Kaya ngayong gabi isama mo ang mga tauhan mo at magtago muna kayo sa parang, sa labas ng lungsod. Bukas pagsikat ng araw, bigla kayong lumusob sa lungsod. Kung makikipaglaban sila Gaal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila." Kinagabihan, umalis si Abimelech at ang mga tauhan niya. Naghati sila sa apat na grupo at nagtago sa labas lang ng Shechem. Nang makita nilang lumabas si Gaal at nakatayo sa may pintuan ng lungsod, lumabas sila sa pinagtataguan nila para lumusob. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebul, "Tingnan mo, may mga taong paparating mula sa tuktok ng bundok." Sumagot si Zebul, "Mga anino lang yan sa bundok. Akala mo lang na tao." Sinabi ni Gaal, "Pero tingnan mo nga, may mga tao ring bumababas sa may gitna ng dalawang bundok at mayroon pang dumaraan malapit sa banal na puno ng terebinto." Sumagot si Zebul sa kanya, "Nasaan na ngayon ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't sinabi mo, bakit sino ba si Abimelech at magpapasakop tayo sa kanya? Ngayon nandito na ang hinahamak mo, bakit hindi ka makipaglaban sa kanila?" Kaya tinipon ni Gaal ang mga taga-Shechem at nakipaglaban sila kay Abimelech. Tumakas si Gaal at hinabol siya ni Abimelech. Marami ang namatay sa labanan. Ang mga bangkay ay nagkalat hanggang sa may pintuan ng lungsod. Pagkatapos noon, tumira si Abimelech sa Aruma. Hindi pinayagan ni Zebul na bumalik sa Shechem si Gaal at ang mga kapatid nito. Kinaumagahan, nabalitaan ni Abimelech na pupunta sa Bukirin ang mga taga-Shechem. Kaya hinati niya sa tatlong grupo ang mga tauhan niya at pumunta sila sa Bukirin at naghintay sa paglusob. Nang makita nila ang mga taga-Shechem na lumalabas sa lungsod, nagsimula silang lumusob. Ang grupo ni Abimelech ay pumwesto sa may pintuan ng lungsod, habang pinagpapatay ng dalawa niyang grupo ang mga taga-Shechem sa may kabukiran. Buong araw na nakikipaglaban sina Abimelech, nasakop nila ang lungsod at pinagpapatay ang mga naninirahan dito. Pagkatapos, giniba nila ang lungsod at sinabuyan ng asin. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa tore ng Shechem, nagtago sila sa templo ni Elberit na napapalibutan ng pader. Nang malaman ito ni Abimelech, dinala niya ang mga tauhan niya sa bundok ng Zalmon. Pagdating nila roon, kumuha si Abimelech ng palakol at namutol ng ilang sanga ng kahoy at pinasan. Ganito ang ipinagawa niya sa kanyang mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay pumasan ng kahoy at inilagay sa paligid ng pader ng templo ng Elberit at sinindihan ito. Kaya namatay ang lahat ng tao na nakatira roon sa tore ng Shechem. Mga 1,000 silang lahat, pati mga babae. Pagkatapos, pumunta sina Abimelech at Tebez at sinakop din nila ito. Pero may matatag doon na tore na kung saan tumatakas ang mga taga-Tebez. Isinasara nila ito at umaakyat sila sa bubungan ng tore. Nilusob ni Abimelech ang tore. At nang susunugin na sana niya ito, hinulugan siya ng babae ng gilingang bato at pumutok ang kanyang ulo. Agad niyang tinawag ang tagadala ng armas niya at sinabihan, "Patayin mo ako ng espada mo para hindi nila masabi na isang babae lang ang nakapatay sa akin." Kaya pinatay siya ng kanyang utusan. Nang makita ng mga tauhan ni Abimelech na patay na siya, nagsiuwi sila. Sa ganitong paraan, pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa ginawa niyang masama sa kanyang ama dahil sa pagpatay niya sa 70 kapatid niya.
pinagbayad din ng Diyos ang mga taga-Shechem sa lahat ng kanilang kasamaan. Kaya natupad ang sumpa ni Diyotam, na anak ni Gideon. Si Tola at si Jair. Ikasampung kabanata. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israel. Mula siya sa lahi ni Isakar, pero tumira siya sa Shamir, sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 23 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Sumunod kay Tola ay si Jair, na taga Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon. Mayroon siyang 30 anak, at ang bawat isa sa kanila'y may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang namamahala sa 30 bayan sa Gilead na tinatawag ngayon na bayan ni Jair. Nang mamatay si Jair, inilibing siya sa Kamon. Pinahirapan ng mga Amonita ang mga Israelita. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahe ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga diyos-diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Amonita at mga Filisteo. At nang taon ding iyon, pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga Israelita sa Gilead, sa silangan ng ilog ng Jordan na sakop noon ng mga Amoreyo. Tumawid din ang mga taga-Amon sa kanluran ng ilog ng Jordan at nakipaglaban sa lahi ni Nahuda, Benjamin, at ang mga sambahayan ni Ephraim. Dahil dito, labis na nahirapan ang Israel. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabi nila, "Nagkasala po kami laban sa inyo, dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos at sumamba sa mga imahen ni Baal." Sumagot ang Panginoon, "Nang pinahirapan kayo ng mga Ehipsyo, Amoreyo, Amonita, Filisteo, Sidoneyo, Amalekita at mga Maon, humingi kayo ng tulong sa akin at iniligtas ko kayo. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos, kaya ngayon hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan." Pero sinabi nila sa Panginoon, "Nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin niyo ang gusto niyong gawin sa amin. Pero maawa po kayo, iligtas niyo po kami ngayon." Pagkatapos, itinakwil nila ang mga Diyos-Diyosa nila at sumamba sa Panginoon. Kinalaunan, hindi na matiis ng Panginoon na makita silang nahihirapan. Dumating ang araw na naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Nagkampo ang mga Amonita sa Gilead at ang mga Israelita sa Mizpah. Nag-usap ang mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Kung sino ang mamumuno sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita, siya ang gagawin nating pinuno sa lahat ng nakatira sa Gilead." Si Jephtha. Ikalabing isang kabanata. Si Jephtha na taga Gilead ay isang magiting na sundalo. Si Gilead ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay isang babaeng bayaran. May mga anak si Gilead sa asawa niya. At nang lumaki sila, pinalayas nila si Jephtha. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin sa aming ama, dahil anak ka sa ibang babae." Kaya lumayo si Jephtha sa kanila, at tumira sa Tob, kung saan sumama sa kanya ang isang grupo ng mga taong palaboy-laboy. Nang panahong iyon, naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Dahil dito, pinuntahan ng mga tagapamahala ng Gilead si Jephtha roon sa Tob. Sinabi nila, "Pamunuan mo kami sa pakikipaglaban namin sa mga Amonita." Pero sumagot si Jephtha, "Hindi ba't napupuot kayo sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Ngayon na nasa kagipitan kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin?" Pero sinabi nila, "Kailangan ka namin. Sige na, sumama ka sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita at ikaw ang magiging pinuno sa Gilead." Sumagot si Jephtha, "Kung sasama ako sa labanan at pagtagumpayin ako ng Panginoon, ako ba talaga ang gagawin niyong pinuno?" Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Ang Panginoon ang saksi namin." Kaya sumama si Jephtha sa kanila at ginawa siyang pinuno at commander ng mga taga-Gilead. At doon sa Mizpah, sa presensya ng Panginoon, sinabi ni Jephtha ang mga pangako niya bilang pinuno. Nagsugo si Jephtha ng mga mensahero para itanong sa hari ng mga Amonita kung bakit nilulusob nila ang Israel.
Ito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga mensahero ni Jephtha. Nang dumating ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinakop nila ang mga lupain namin mula sa Arnon hanggang sa Jabok, papunta sa ilog ng Jordan. Kaya ngayon, ibalik nyo ito sa amin ng maayos. Pinabalik ni Jephtha ang mga mensahero sa hari ng mga Amonita para sabihin, hindi namin sinakop ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, dumaan sila sa ilang papunta sa dagat na pula hanggang nakarating sila sa Kadesh. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa hari ng Edom para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito. Pero hindi sila pinayagan. Ganito rin ang ginawa ng hari ng Moab sa kanila. Kaya nagpaiwan na lang sila sa Kadesh. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang. Dumaan sila paikot ng Edom at Moab hanggang nakarating sila sa silangan ng Moab sa kabila ng Arnon. Doon sila nagkampo. Pero hindi sila tumawid sa Arnon dahil hangganan iyon ng Moab. Pagkatapos nagsugo sila ng mga mensahero kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naghari sa Hesbon para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito para makarating sila sa lugar nila. Pero hindi nagtiwala si Sihon sa kanila. Sa halip, tinipon niya ang mga sundalo niya sa Jahash at nilusob ang mga Israelita. Pero ipinatalo sila ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga Israelita. Kaya sinakop ng mga Israelita ang lahat ng lupain ng mga Amoreyo na nakatira sa lugar na iyon, mula sa Arnon hanggang sa Jabok at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Jordan. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang nagtaboy sa mga Amoreyo at nagbigay ng kanilang lupain sa mga Israelita. At ngayon, gusto niyo itong kunin? Ang kininyo ang ibinigay sa inyo ni Chemosh na inyong Diyos, at aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Ano, mas magaling ka pa ba kay Balak na anak ni Haring Zippor ng Moab? Hindi ba hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nakipaglaban sa kanila? May 300 taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aroer, at sa mga bayan sa paligid nito, at pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi nyo ito binawi noon pa? Wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero masasama ang ginagawa nyo sa amin dahil gusto nyong makipaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humatol sa atin kung sino ang tama, pero hindi pinansin ng hari ng mga Amonita ang mensahe ni Jephtha. At pinagharian si Jephtha ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at sa Manasseh para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos, bumalik siya sa Mizpa na sakop ng Gilead, at mula roon nilusob niya ang mga Amonita. Nangako si Jephtha sa Panginoon. Sinabi niya, kung ipagkakaloob niyo pong matalo ko ang mga Amonita, iaalay ko po sa inyo bilang handog na sinusunog ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa labanan. Nakipaglaban si Jephtha sa mga Amonita at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Natalo nila ang mga Amonita at napakarami nilang pinatay. Sinakop nila ang 20 bayan mula sa Aroer papunta sa paligid ng Minit hanggang sa Abel Keramim. Ang anak ni Jephtha. Nang umuwi si Jephtha sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw habang tumutugtog ng tamburing. Siya ang nag-iisang anak ni Jephtha. Nang makita siya ni Jephtha, pinunit niya ang kanyang damit dahil sa kalungkutan at sinabi, anak ko, pinalungkot mo ako dahil nangako ako sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang sasalubong sa akin at hindi ko na ito mababawi. Sumagot ang anak ni Jephtha, ama, nangako po kayo sa Panginoon, kaya tuparin niyo po iyon. Dahil pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kalaban niyong mga Amonita, pero may isang bagay lang akong hihilingin sa inyo. Payagan niyo po ako mag-ikot-ikot ng 2 buwan sa bundok para makapaghinagpis kasama ng mga kaibigan ko, dahil mamamatay na ako at hindi na makakapag-asawa. Pinayagan siya ni Jephtha. Kaya sa loob ng 2 buwan, nag-ikot siya sa bundok kasama ng mga kaibigan niya para maghinagpis, dahil mamamatay na siya at hindi na makakapag-asawa. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama at tinupad ni Jephtha ang panata niya sa Panginoon at namatay ang kanyang anak na isang birhen. Dito nagmula ang kaugalian ng Israel na sa bawat taon, nagpabalik-balik ang mga dalaga sa bundok ng Israel at naghihinagpis sa loob ng 4 araw bilang pag-alaala sa anak na babae ni Jephtha na taga Gilead.
si Jephtha at ang lahi ni Ephraim. Ikalabindalawang kabanata. Nagtipon ang mga sundalo ng Ephraim at tumawid sila sa ilog ng Jordan at pumunta sa Zaphon para harapin si Jephtha. Nagtanong sila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Ammonita? Dahil sa ginawa mong ito, susunugin namin ang bahay mo na nandoon ka sa loob." Pero sinabi ni Jephtha sa kanila, "Nang nakipaglaban kami sa mga Ammonita, humingi kami ng tulong sa inyo, pero hindi nyo kami tinulungan. Nang malaman kong hindi kayo tutulong, itinaya ko ang buhay ko sa labanan at pinagtagumpay ako ng Panginoon. Ngayon, bakit ba gusto nyong makipaglaban sa akin?" Sumagot ang mga taga-Ephraim, "Kayong mga taga-Gilead ay mga sampid lamang sa angkan ng Ephraim at Manasseh." Kaya tinipon ni Jephtha ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sila sa mga taga-Ephraim at nalupig nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga lugar sa ilog ng Jordan na tinatawiran papunta sa Ephraim para walang taga-Ephraim na makatakas. Ang kahit sinong tatawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim ba sila o hindi. Kung sasagot sila ng hindi, pinagsasalita nila ito ng shibboleth dahil ang mga taga-Ephraim ay hindi makabigkas nito. Kung ang pagkakasabi naman ay shibboleth, papatayin sila sa may tawiran ng ilog ng Jordan. May 42,000 taga-Ephraim ang namatay ng panahong iyon. Pinamunuan ni Jephtha ang Israel sa loob ng 6 na taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa isang bayan sa Gilead. Si Ibzan, si Elon at si Abdon. Pagkamatay ni Jephtha, si Ibzan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng Israel. Si Ibzan ay may 60 anak, 30 lalaki at 30 babae. Pinag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng 7 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Zebulun. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. May 40 anak na lalaki at 30 apo na lalaki. At ang bawat isa sa kanila ay may asnong sinasakyan. Siya ang namuno sa Israel sa loob ng 8 taon. Pagkamatay niya, inilibing siya sa Piraton, sa kabundukan ng Ephraim, na sakop ng mga Amalekita. Ang kapanganakan ni Samson. Ikalabintatlong kabanata. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Kabilang siya sa lahi ni Dan at nakatira siya sa Zora. Ang asawa niya ay Baog. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah at nagsabi, "Hanggang ngayon ay wala ka pang anak, pero hindi magtatagal magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka na iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. At huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo." Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang kamanghamanghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at manganganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakalalasing o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Dahil ang sanggol na isisilang ko ay tatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya." Dahil dito, nanalangin si Manoah, "Panginoon, kung maaari po, pabalikin ninyo ang taong isinugo nyo para turuan kami kung ano ang dapat naming gawin sa anak namin kapag isinilang na siya." Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoah. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoah habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, "Manoah, halika! Narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw." Tumayo si Manoah at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, "Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko?" Sumagot siya, "Oo." Nagtanong si Manoah sa kanya,
Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang mga dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain? Sumagot ang anghel, kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangang sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Sinabi ni Manoa sa anghel, huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo. Sumagot ang anghel, kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkaing inihanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon. Hindi alam ni Manoa na anghel pala iyon ng Panginoon. Nagtanong si Manoa, ano po ang pangalan niyo? Para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi niyo. Sumagot ang anghel, bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan. Pagkatapos kumuha si Manoa ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoa at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon, hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoa sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos. Pero sumagot ang kanyang asawa, kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggol. Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilo sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan sa kalagitnaan ng Zora at Estaol. Si Samson at ang babae sa Timna. Ikalabing apat na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, may nakita ako sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Pero sumagot ang mga magulang niya, bakit gusto mo makapag-asawa ng mula sa mga Filisteong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin? Sumagot si Samson sa kanyang ama, ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa Timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungan. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Na makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya. At doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, may bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito. Sumagot sila, sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo. Sinabi ni Samson, mula sa nangangain, lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Lumipas ang 3 araw, pero hindi nila ito mahulaan. Nang 4th na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson. Hikayatin mo ang asawa mo,
na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbitan niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin? Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangiyak-ngiyak. Sinabi niya, hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko. Sa iyo pa kaya? Mula noon patuloy na umiyak ang babae hanggang sa ikapitong araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang ikapitong araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, wala nang mas tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon. Sumagot si Samson, kung hindi nyo pinilit ang asawa ko, hindi nyo sana nalaman ang sagot. Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal. Ang paghihiganti ni Samson sa mga Filisteo. 15 kabanata. Panahon ng tag-ani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyenan niyang lalaki, papasok po ako sa kwarto ng asawa ko. Pero hindi pumayag ang biyenan niya. Sinabi ng kanyang biyenan, akala ko kinasusuklaman mo na siya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandiyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo. Sinabi ni Samson, sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisisihin kapag may ginawa ako sa inyo mga Filisteo. Kaya umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng tigda dalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga trigo ng mga Filisteo. Nasunog ang lahat ng trigo. Hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nagtanong ang mga Filisteo kung sino ang gumawa noon at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ng biyenan niyang taga-Timna ang asawa niya sa isa niyang kaibigan. Kaya hinanap ng mga Filisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog sila. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa niyong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa inyo. Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos tumakas siya at nagtago sa kuweba sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Huda at nilusob nila ang bayan ng Lehi. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Huda, bakit nilulusob niyo kami? Sumagot sila, para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin. Kaya ang 3,000 lalaki ng Huda ay pumunta sa kuweba sa may bangin ng Etam. At sinabi nila kay Samson, hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo. Sumagot si Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sinabi nila, pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo. Sumagot si Samson, payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi nyo ako papatayin. Sinabi nila, oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubid at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng espiritu ng Panginoon si Samson at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila. Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramat Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson, kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, pinagtagumpay niyo po ako, pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo. Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lehi.
uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito'y tinatawag na En-Hakore. Naroon pa ito sa Lehi hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ang mga Filisteo ang kanilang lupain. Pumunta si Samson sa Gaza. Ika-16 na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza, na isang lungsod ng Filisteo. May nakilala siya roon na isang babaeng bayaran, at sumiping siya sa babaeng iyon. Nalaman ng mga taga-Gaza na naroon si Samson, kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Hindi sila lumusob ng gabing iyon. Nagpasya sila na papatayin nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot, at natanggal ito pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasan niya ito at dinala sa tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Si Samson at si Delilah. Isang araw nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Filisteo si Delilah at sinabi, "Kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sikreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maigapos at mabihag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 pilak. Kaya tinanong ni Delilah si Samson. Sinabi niya, "Ipagtapat mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Kung may gagapos o huhuli sa iyo, paano niya ito gagawin?" Sumagot si Samson, "Kung gagapusin ako ng 7 bagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 bagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating ng mga Filisteo para hulihin ka." Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubid na nadarang sa apoy. Kaya hindi pa rin nila nalaman ang sikreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, "Niloko mo lang ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sige na, ipagtapat mo sa akin kung paano ka maigagapos." Sinabi ni Samson, "Kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagagamit at iginapos niya si Samson. May ilang mga Filisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Filisteo para dakpin ka." Pero nilagot ni Samson ang tali sa kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya sinabing muli ni Delilah kay Samson, "Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako at nagsisinungaling ka. Sige na, ipagtapat mo na kung paano ka may gagapos." Sinabi ni Samson, "Kung itatali mo ng 7 ang buhok ko sa teral at ipinulupot sa 1 tulos, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Kaya nang nakatulog si Samson, itinali ni Delilah ng 7 ang buhok ni Samson sa teral at sumigaw agad, "Samson, may dumating na mga Filisteo para dakpin ka." Nagising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa teral. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, "Sabi mo mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan nang gagaling ang lakas mo." Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, "Hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit 1 beses lang. Sapagkat mula pa sa kapanganakan ko, itinalaga na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko." Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo. Kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Filisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. At nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang 7 ng buhok ni Samson. Kaya nanghina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating ng mga Filisteo para hulihin ka." Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza
at kinadenahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Ang pagkamatay ni Samson. Muling nagkatipon ang mga pinuno ng mga Filisteo para magdiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang Diyos na si Dagon. Sa pagdiriwang nila ay nag-aawitan sila. Pinagtagumpay tayo ng Diyos natin laban sa kalaban nating si Samson. Labis ang kanilang kasiyahan at nagsigawan sila. Dalhin dito si Samson para magbigay aliw sa atin. Kaya pinalabas si Samson sa bilangguan. At nang makita ng mga tao si Samson, pinuri nila ang kanilang Diyos. Sinabi nila, pinagtagumpay tayo ng Diyos natin sa ating kalaban na nangwasak sa lupain natin at pumatay ng marami sa atin. Pinatayo nila si Samson sa gitna ng dalawang haligi at ginawang katatawanan. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako. Siksikan ang mga tao sa templo. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga Filisteo. Sa bubungan ay may 3,000 tao, lalaki at babae. Nagkakasayahan silang nanonood kay Samson. Nanalangin si Samson, O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko. Kumapit si Samson sa dalawang haliging nasa gitna ng templo na nakatukod sa bubungan nito. Ang kanan niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos, sumigaw siya, mamamatay akong kasama ng mga Filisteo. At itinulak niya ang dalawang haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon. Mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya at inilibing sa pinaglibingan ng ama niyang si Manoah doon sa gitna ng Zora at Estaol. Pinamunuan ni Samson ang Israel sa loob ng 20 taon. Ang mga Diyos-Diyosan ni Mikas. 17th Kabanata. May isang tao na nakatira sa kabundukan ng Ephraim na ang pangalan ay Mikas. Isang araw, sinabi ni Mikas sa kanyang ina, narinig ko pong isinumpa niyo ang kumuha ng inyong 1,100 pilak. Narito ang pilak, ako po ang kumuha. Pagkatanggap nito ng kanyang ina, sinabi nito, Anak, pagpalain ka sana ng Panginoon. Ihahandog ko itong pilak sa Panginoon para hindi dumating sa iyo ang sumpa. Gagamitin ko ito na pangtapal sa kahoy ng imahen na ipapagawa ko. Ihahandog ko nga ito sa Panginoon para maligtas ka sa sumpa. Pagkatapos, kumuha ang kanyang ina ng 200 pilak at ibinigay sa platero. Ginamit ito ng platero na pangtapal sa kahoy ng imahen. Nang natapos na, inilagay ang Diyos-Diyosan sa bahay ni Mikas. May sariling sambahan si Mikas at nagpagawa siya ng mga Diyos-Diyosan at espesyal na damit ng pari. At ginawa niyang pari ang isa sa mga anak niyang lalaki. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay malaya kung ano ang gusto niyang gawin. May isang binatilyong Levita na nakatira sa Bethlehem na sakop ng Huda. Isang araw, umalis siya para maghanap ng matitirahan sa ibang lugar. Sa kanyang pag-alis, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kabundukan ng Ephraim. Tinanong siya ni Mikas, Taga saan ka? Sumagot siya, Taga Bethlehem po ako, nasakop ng Huda, at isa po akong Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan. Sinabi ni Mikas, Dito ka nalang tumira kasama ko. Gagawin kitang tagapayo ko at pari. At bawat taon, bibigyan kita ng 10 pilak, bukod pa sa mga damit at pagkain na ibibigay ko sa iyo. Pumayag ang Levita sa sinabi ni Mikas, at itinuring siya ni Mikas na isa sa kanyang mga anak. Ginawa siyang pari ni Mikas at doon pinatira sa kanyang bahay. Sinabi ni Mikas, Ngayon, natitiyak kong pagpapalain ako ng Panginoon dahil may pari na akong Levita. Si Mikas sa tanglahi ni Dan. 18th Kabanata. Nang mga panahong iyon, walang hari ang Israel. At sa panahon ding iyon, ang lahi ni Dan ay naghahanap ng lugar na matitirhan nila at magiging sa kanila. Sa mga lahi ng Israel, ang lahi ni Dan ay hindi pa natatanggap ang lupaing mamanahin nila. Kaya nagsugo ang mga lahi ni Dan ng 5 matatapang na lalaki sa kalahi nila para maghanap ng matitirhan nila. Ang 5 lalaki ay nagmula sa mga bayan ng Zora at Estaol. Nang umalis na sila para maghanap ng lugar,
nakarating sila sa bahay ni Mika sa kabundukan ng Ephraim at doon sila natulog. Habang naroon sila, nalaman nilang hindi taga roon ang binatilyong Levita dahil sa pagsasalita nito. Kaya tinanong nila ito, "Bakit narito ka? Sino ang nagdala sa iyo rito? At ano ang ginagawa mo rito?" Ipinaalam niya sa kanila ang ginawa ni Mika sa kanya. Sinabi niya, "Nagtatrabaho ako bilang pari ni Mikas at pinapasahod niya ako." Sumagot ang mga lalaki, "Kung ganoon, pakitanong mo naman sa Diyos kung magiging matagumpay ang paglalakbay naming ito." Sumagot ang pari, "Huwag kayong mag-alala. Sasamahan kayo ng Panginoon sa paglalakbay ninyo." Kaya nagpatuloy ang limang lalaki at nakarating sila sa Laish. Nakita nila na maayos ang pamumuhay ng mga tao roon tulad ng mga Sidoneo. Mapayapa ang lugar at mabuti ang kalagayan ng mga tao. Ang lugar na ito ay malayo sa mga Sidoneo at wala silang kakamping bansa. Nang bumalik ang limang lalaki sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Sinabi nila, "Tayo na, nakakita na kami ng pinakamabuting lugar para sa atin. Bilisan natin. Lusubin na natin ang lupaing iyon. Ibinigay na iyon sa atin ng Diyos. Malawak at masagana. Naroon ang lahat ng kailangan natin. At isa pa, mapayapa ang lugar na iyon. Kaya hindi sila mag-iisip na may mangyayaring masama." Kaya mula sa Zora at Estaol, umalis ang 600 armadong lalaki mula sa lahi ni Dan para makipaglaban. Nagkampo sila sa gawing kanluran ng lungsod ng Kiriat Jearim sa Huda. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Mikas sa kabundukan ng Ephraim. Pagkatapos, ang limang lalaking iyon na nagmanman sa Laish ay nagsabi sa mga kasama nila, "Alam niyo ba na ang isa sa mga bahay dito ay may espesyal na damit ng pari? May Diyos-Diyosan na nababalutan ng pilak at iba pang Diyos-Diyosan? Ano kaya ang dapat nating gawin?" Matapos nilang magdesisyon kung ano ang gagawin, pumunta sila sa bahay ni Mikas at nangumusta sa binatilyong Levita na nakatira roon. Habang nakatayo sa pintuan ng lungsod ang pari at ang 600 armadong lalaki na kalahi ni Dan, pumasok ang 5 espiya sa bahay ni Mikas at kinuha ang espesyal na damit, ang imahen na nababalutan ng pilak, at ang iba pang Diyos-Diyosan. Nang makita ng pari na pinasok ng 5 tao ang bahay ni Mikas at kinuha ang mga gamit, nagtanong siya sa kanila, "Bakit niyo kinukuha iyan?" Sumagot sila, "Huwag kang maingay. Sumama ka sa amin dahil gagawin ka naming pari at tagapayo. Ayaw mo bang maging pari ng isang lahi ng Israel kaysa ng isang bahay lang?" Nagustuhan ng pari ang inaalok sa kanya, kaya kinuha niya ang espesyal na damit, ang imahe na nababalutan ng pilak, at ang iba pang mga Diyos-Diyosan at sumama sa kanila. Habang naglalakad sila, nauna sa kanila ang kanilang mga anak, mga hayop at mga gamit. Hindi pa sila nakakalayo sa bahay ni Mikas ay nalaman na ni Mikas ang nangyari. Kaya tinipon niya ang mga kapitbahay niya at hinabol nila ang mga kalahi ni Dan. Sinigawan nila sila at lumingon ang mga ito at nagtanong kay Mikas, "Ano ba ang nangyari at hinahabol niyo kami?" Sumagot si Mikas, "Nagtatanong pa kayo. Kinuha niyo ang mga Diyos na aking ipinagawa pati ang pari ko. Wala nang natira sa akin." Sinabi nila, "Mabuti pang tumahimik ka na lang dahil baka magalit ang iba naming kasama at patayin kanila, pati ang pamilya mo." At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nakita ni Mikas na hindi niya sila makakaya, kaya umuwi na lang siya. Pumunta ang mga kalahi ni Dan sa Laish dala ang mga Diyos-Diyosan ni Mikas, pati ang pari niya. Mapayapang lugar ang Laish, at panatag ang loob ng mga mamamayan doon na walang mangyayari sa kanila. Nilusob ng mga angkan ni Dan ang Laish, pinatay ang mga tao, at sinunog ang lungsod. Walang tumulong sa mga taga-Laish, dahil malayo sila sa Sidon, at wala silang kakamping bansa. Ang lugar na ito'y malapit sa lambak ng Bet-Rehob. Ipinatayong muli ng mga lahi ni Dan ang lungsod at tinirhan nila ito. Pinalitan nila ng Dan ang pangalan nito, ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan, na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinatayo nila roon ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gershom at apon ni Moises ang ginawa nilang pari. Ang mga angkan ni Jonathan ang naglingkod bilang mga pari sa lahi ni Dan hanggang sa pagkabihag sa mga taga-Israel. At habang ang tolda na pinagsasambahan sa Diyos ay naroon pa sa Shilo, ang Diyos-Diyosan ni Mikas ay patuloy na sinasamba
sedan. Ang Levita at ang kanyang asawang Aliping. Ika-19 na kabanata. Nang panahong iyon na wala pang hari ang Israel, may isang Levita na nakatira sa malayong bahagi ng kabundukan ng Ephraim. Ang Levitang ito ay nakapag-asawa ng isang alipin na taga Bethlehem sa Huda. Pero ang babaeng ito ay nagtaksil sa kanyang asawa at umuwi sa bahay ng magulang niya sa Bethlehem. Pagkalipas ng 4 na buwan, nagdesisyon ang Levita na sunduin ang asawa niya at kumbinsihing magsama silang muli. Kaya umalis siya kasama ang isa niyang utusan at 2 asno. Pagdating niya roon, pinatuloy siya ng babae. Nang makita siya ng ama ng babae, malugod siyang tinanggap. Pinilit siya ng biyanan niyang lalaki na manatili roon. Kaya nanatili siya sa loob ng 3 araw na doon kumakain, umiinom at natutulog. Nang 4th na araw, maaga silang bumangon para magkasamang umuwi. Pero sinabi ng ama ng babae sa manugang niya, "Kumain muna kayo bago umalis." Kaya kumain silang 2. Pagkatapos sinabi ng ama ng babae, "Dito muna kayo magpalipas ng gabi, dahil magsasaya tayo." Hindi sana siya papayag pero pinilit siya ng binang lalaki. Kaya nanatili na lang sila. Kinaumagahan, nakahanda na silang umalis. Pero sinabi na naman ng ama ng babae, "Kumain muna kayo at mamayang hapon na lang kayo umalis." Kaya kumain muna sila. Nang aalis na ang Levita, ang asawa niya at ang kanyang utusan, sinabi ng ama ng babae, "Hapon na at maya-maya ay madilim na. Mabuti pa, rito na lang kayo muling matulog. Magsaya muna kayo rito at maaga na lang kayo umalis bukas." Pero hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, umalis siya at ang asawa niya, kasama ang utusan at ang 2 asno. Papalubog na ang araw nang dumating sila malapit sa Jebus, na siyang Jerusalem ngayon. Kaya sinabi ng utusan ng Levita, "Mabuti po siguro na dito na lang tayo matulog sa lungsod na ito ng mga Jebuseo." Sumagot ang Levita, "Hindi maaari na dito tayo matulog sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeya. Tayo na, sikapin nating makarating sa Gibeya o sa Rama at doon tayo matutulog." Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mag-aagaw dilim na nang dumating sila sa Gibeya na sakop ng lahi ni Benjamin. Pumasok sila sa lungsod at naupo sa plaza. Pero walang nag-alok sa kanila ng matutulugan. Nang madilim na, may isang matandang lalaki na pauwi galing sa kanyang bukirin. Ang matandang ito'y nakatira dati sa kabundukan ng Ephraim, pero ngayon ay nakatira na sa Gibeya na sakop ng teritoryo ng lahi ni Benjamin. Nang makita ng matanda ang manlalakbay sa plaza, nilapitan niya ang mga ito at tinanong, "Taga saan kayo? At saan kayo pupunta?" Sumagot ang Levita, "Galing kami sa Bethlehem na sakop ng Huda at pauwi na kami sa bahay namin sa kabundukan ng Ephraim. Walang nag-alok sa amin na tumuloy sa bahay niya. May pagkain at inumin kami ng asawa ko at ng aking utusan. Mayroon kaming dayami at pagkain para sa mga asno namin. Kaya wala na kaming kailangan pa." Sinabi ng matanda, "Huwag kayong matulog dito sa plaza. Doon na lang kayo sa aking bahay. Handa akong magbigay ng kahit anong kakailanganin ninyo." Kaya sumama sila sa matanda. Pagdating nila, pinakain ng matanda ang mga asno nila. Pagkatapos nilang maghugas ng paa, kumain sila at uminom. Habang nagkakasayahan sila, biglang pinaligiran ng masasamang tao ang bahay at kinalabog ang pintuan. Sinisigawan nila ang matandang may-ari ng bahay, "Palabasin mo ang bisita mong lalaki para makipagtalik kami sa kanya." Sumagot ang matanda, "Bisita ko siya, kaya huwag niyo siyang gawa ng marumi at kahiyahiyang bagay. Kung gusto niyo, ang anak kong dalaga na lang at ang asawa ng lalaking ito ang ibibigay ko sa inyo. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa kanila. Huwag lang ninyong gawin ang kahiyahiyang bagay sa bisita ko." Hindi nakinig ang mga tao sa kanya. Kaya pinalabas ng Levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag siyang pinagsamantalahan at inabuso ng mga ito. At nang magbubuhang liwayway na, pinaalis nila ang asawa ng Levita. Bumalik ang babae sa bahay na tinutuluyan ng kanyang asawa. Natumba siya sa pintuan at doon na siya sinikata ng araw. Nang umagang iyon, bumangon ang kanyang asawa. Binuksan nito ang pintuan para umalis na at nakita niya ang asawa niyang nakahandusay at ang kamay nito ay nakaunat pa sa pintuan. Sinabi ng Levita, "Bango na dahil uuwi na tayo." Pero patay na pala ang babae. Kaya ikinarga niya ang bangkay sa kanyang asno at umalis.
Pagdating niya sa kanila, pinagputol-putol niya sa 12 bahagi ang bangkay ng kanyang asawa at ipinadala sa 12 lahi ng Israel. Sinabi ng lahat ng nakakita nito, wala pang nangyari na katulad nito mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ano kaya ang mabuti nating gawin? Naghanda ang Israel sa pakikipaglaban. Ikadalawampung kabanata. Ang lahat ng Israelita mula Dan hanggang sa Beersheba at mula sa Gilead ay nagtipon sa Mizpa sa presensya ng Panginoon. Naroon din ang pinuno ng bawat lahi ng Israel nang magtipon ang mga mamamayan ng Diyos. May 400,000 silang lahat na sundalong armado ng espada. Nabalitaan ng mga taga-Benjamin na ang ibang mga lahi ng Israel ay nagtipon sa Mizpa. At ngayon nagtatanong ang mga Israelita, paano nangyari ang kasamaang ito? Sinabi ng Levita na asawa ng babaeng pinatay, dumaan kami ng asawa ko sa Gibeya na sakop ng Benjamin para doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, pinaligiran ng ilang lalaking taga Gibeya ang bahay na tinutuluyan namin. Papatayin sana nila ako, pero ginahasa nila ang asawa ko hanggang sa namatay ito. Kaya dinala ko pauwi ang bangkay niya at pinagputol-putol at ipinadala sa 12 lahi ng Israel. Dahil napakasama at kahiya-hiya ang ginawa ng mga taong ito sa Israel. Lahat tayong mga Israelita, ano ngayon ang gagawin natin? Nagkaisa ang mga tao na nagsabi, wala ni isa man sa atin ang uuwi. Ito ang gagawin natin. Magpalabunutan tayo kung sino sa atin ang lulusob sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng lahat ng lalaki sa bawat lahi ang mag-aasikaso sa pagkain ng mga sundalo. Ang natitira ang maghihiganti sa mga taga-Gibeya dahil sa napakasamang ginawa nila sa Israel. Kaya nagkaisa ang mga lalaki ng Israel sa paglusob sa Gibeya. Nagsugo ang Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin at sinabi, ano itong kasamaang nangyari sa inyo? Ngayon, isuko nyo sa amin ang masasamang taga-Gibeya na gumawa nito at papatayin namin sila. At nang mawala ang kasamaang ito sa Israel, pero hindi pinansin ng mga taga-Benjamin ang mga kapwa nila Israelita. Sa halip, lumabas sila sa mga bayan nila at nagtipon sa Gibeya para makipaglaban sa mga kapwa nila Israelita. Nang araw na iyon, nakapagtipon ang mga taga-Benjamin ng 26,000 na sundalo, hindi pa kasama rito ang 700 piling sundalo na taga-Gibeya. Kabilang sa mga piling sundalo na taga-Gibeya, ang 700 tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman, maliban sa angkan ni Benjamin, ay nakapagtipon ng 400,000 sundalong mahuhusay sa pakikipaglaban. Bago makipaglaban, pumunta muna ang mga Israelita sa Bethel at nagtanong sa Diyos kung aling lahi ang unang lulusob sa mga taga-Benjamin at ayon sa Panginoon, ang lahi ni Juda. Kaya nang sumunod na araw, maagang nagkampo ang mga Israelita malapit sa Gibeya. At pumunta sila sa Gibeya. Pagdating doon, pumwesto na ang mga Israelita para makipaglaban sa lahi ni Benjamin. Naglabasan ang mga taga-Benjamin sa Gibeya para lusubin sila. At sa araw na iyon, 22,000 Israelita ang napatay ng mga taga-Benjamin. Umahon muli ang mga Israelita sa Bethel at umiyak doon hanggang gabi. Tinanong nila ang Panginoon, muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benjamin? Sumagot ang Panginoon, oo, muli kayong makipaglaban. Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at muli silang pumwesto sa dating lugar noong unang araw silang lumusob. At nang sumunod na araw, nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Pero lumabas muli ang mga taga-Benjamin sa Gibeya at sinalubong ang mga kapwa nila Israelita. At sa pagkakataong iyon, napatay na naman nila ang 18,000 Israelita na armado lahat ng espada. Kaya umahon muli ang lahat ng Israelita sa Bethel at umiyak sa presensya ng Panginoon. Nag-ayuno sila hanggang gabi at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nang panahong iyon, ang kahon ng kasunduan ng Diyos ay nasa Bethel. At ang namamahala rito ay si Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Nagtanong muli ang mga Israelita sa Panginoon, muli po ba kaming makikipaglaban sa mga kadugo naming taga-Benjamin o hindi na po? Sumagot ang Panginoon, muli kayong makipaglaban dahil bukas ay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Kaya pinaligiran ng mga Israelita ang Gibeya
pumwesto muli sila sa lugar ding iyon. Ikatlong araw ito ng kanilang paglusob. Muli silang sinalubong ng mga taga-Benjamin na lumalabas mula sa lungsod. At katulad ng nangyari sa mga nakaraang araw, may napatay silang mga Israelita. May 30 Israelita ang namatay sa Bukirin at sa mga daan papunta sa Bethel at sa Gibeah. Dahil tumakas ang mga Israelita, akala ng mga taga-Benjamin ay magtatagumpay silang muli laban sa mga Israelita. Hindi nila alam na nagpapahabol lang pala ang mga Israelita para dalhin sila papalayo ng lungsod. Nang nakarating ang mga Israelita sa Baal Tamar, pumuwesto sila roon habang ang mga nag-aabang sa paligid ng Gibeah ay nagsisilabasan. 10,000 silang lahat na puro piling sundalo ng Israel. Nilusob nila ang Gibeah at matindi ang labanan. Hindi alam ng mga taga-Benjamin na malapit na ang katapusan nila. Pinagtagumpay ng Panginoon ang mga Israelita. At sa araw na iyon, nakapatay sila ng 25,100 taga-Benjamin na armado lahat ng espada. At napansin ng mga taga-Benjamin na natatalo na sila. Ang detalye ng pagtatagumpay ng mga Israelita. Tumakas ang malaking grupo ng mga sundalo ng Israel para makalusob ang mga taong itinalaga nilang pumaligid sa bayan ng Gibeah. Habang humahabol ang mga taga-Benjamin, biglang nilusob ng mga taong ito ang Gibeah at pinagpapatay ang lahat ng tao roon. Bago sila lumusob, nag-usap muna sila na kapag nakita ng mga tumatakas na mga Israelita ang makapal na usok sa Gibeah, babalik sila sa pagkikipaglaban. Ang mga taga-Benjamin noon ay nakapatay ng 30 Israelita, kaya inaakala nilang nagtagumpay na naman sila sa mga Israelita. At nang pumaitaas na ang makapal na usok sa Gibeah, lumingon ang mga taga-Benjamin at nakita nila ang makapal na usok mula sa lungsod. Kaya bumalik ang mga Israelita at nilusob nila ang mga taga-Benjamin. Natakot ang mga taga-Benjamin dahil napansin nilang malapit na ang katapusan nila. Tumakas sila sa ilang pero hinabol sila ng mga Israelitang lumalabas sa bayan. Pinaligiran sila ng mga Israelita at hindi tumigil ang mga ito sa paghabol sa kanila hanggang sa silangan ng Gibeah. May 18,000 matatapang na sundalo ng Benjamin ang namatay. Tumakas ang iba papunta sa ilang sa bato ng Rimon, pero 5,000 ang namatay sa kanila sa daan. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita hanggang sa Gidom at nakapatay pa ang mga Israelita ng 2,000. Sa kabuuan, 25,000 matatapang na taga-Benjamin ang namatay ng araw na iyon. Mga magagaling sila na sundalo at armado ng espada. Pero may 600 pa na taga-Benjamin ang nakatakas sa bato ng Rimon at doon sila nanatili sa loob ng 4 buwan. Pagkatapos, bumalik ang mga Israelita sa mga bayan ng Benjamin at pinatay nila ang mga natitirang buhay pa, pati ang mga hayop. At sinunog nila ang lahat ng bayan ng mga taga-Benjamin na madaanan nila. Mga asawa para sa mga taga-Benjamin. 21 kabanata. Doon sa Mizpa, nangako ang mga Israelita na hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae ng mga taga-Benjamin. Pagkatapos, pumunta ang mga Israelita sa Bethel at umiyak ng malakas sa presensya ng Diyos hanggang gabi. Sinabi nila, "O Panginoon, Diyos ng Israel, bakit po ba nangyari ito? Ngayon nabawasan na ng isang lahi ang Israel." Kinaumagahan, gumawa sila ng altar at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nagtanong sila, "May lahi ba ng Israel na hindi dumalo nang nagtipon tayo sa presensya ng Panginoon sa Mizpa?" Nang panahong iyon, naipangako nila sa presensya ng Panginoon na ang sinumang hindi dadalo roon ay papatayin. Nalungkot ang mga Israelita sa mga kadugo nilang lahi ni Benjamin. Sinabi nila, "Nabawasan ng isang lahi ang Israel. Saan pa tayo makakakita ng mapapangasawa ng mga natirang lahi ni Benjamin? Nangako kasi tayo na hindi natin papayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae." Nang nagtanong sila kung may lahi ng Israel na hindi nakasama ng nagtipon sila sa presensya ng Panginoon sa Mizpa, nalaman nilang hindi dumalo ang mga taga Jabes Gilead. Dahil nang binilang ang mga tao, wala ni isa mang mga taga Jabes Gilead ang nandoon. Kaya pumili ang mga mamamayan ng 12,000 matatapang na sundalo at pinapunta sa Jabes Gilead para lipulin ang mga taga roon, bata man o matanda, lalaki o babae, maliban lang sa mga dalaga.
at doon nakakita sila ng 400 dalagang birhen at dinala nila ito sa kampo nila sa Shiloh na sakop ng Kanaan. Pagkatapos, nagsugo ang buong sambayanan ng Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin na nagtatago sa bato ng Rimon. Sinabi sa kanila ng mga mensahero na handa na makipagkasundo sa kanila ang mga kapwa nila Israelita. Kaya umuwi ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga Jabes Gilead. Pero kulang pa ang mga dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga tagapamahala sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, wala nang natirang babae na lahi ni Benjamin. Ano ba ang gagawin natin para makapag-asawa ang natira nilang mga lalaki? Kailangang magpatuloy ang lahi nila para hindi mawala ang lahi ni Benjamin. Pero hindi natin mapapayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae dahil nakapangako na tayo na ang gagawa nito ay susumpain. Pagkatapos, naalala nila na malapit na pala ang taunang pista para sa Panginoon na ginaganap sa Shiloh. Ang Shiloh ay nasa hilaga ng Bethel, sa timog ng Lebona, at sa silangan ng daang mula sa Bethel papunta sa Shechem. Sinabi nila sa mga lahi ni Benjamin, magtago kayo sa mga ubasan at bantayan niyo ang mga dalagang taga Shiloh. Kapag dumaan sila roon para sumayaw sa pista, lumabas kayo sa taniman at kumuha ng mapapangasawa ninyo at dalhin sa inyong lugar. Kung magrereklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid na lalaki, ito ang sasabihin namin sa kanila. Nakikiusap kami na pabayaan niyo na lang sila. Dahil kulang ang mga dalagang nakuha natin noong lusubin natin ang Jabes Gilead. Wala kayong pananagutan dahil hindi naman kayo pumayag na mapangasawa ng mga lahi ni Benjamin ang mga anak ninyong babae. Kaya ginawa ito ng mga taga-Benjamin. Nagsikuha sila ng mga dalagang sumasayaw at dinala pa uwi bilang asawa. Pagdating nila sa kanilang lupain, ipinatayo nilang muli ang mga bayan nila at doon sila tumira. Umuwi rin ang iba pang mga Israelita sa sarili nilang lupain at sa sarili nilang angkan at pamilya. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin.